pag nilagay na ninyo yung tansin ninyo, nilagay na rin yung hulog ninyo, gagawin nyo na lang mga boss, susukatin ninyo. Nakaisat kalahating ano na tayo, mukha ng poste yung nagagawa natin. Ilan ang naubos ng ano? Hello mga ka-ideas, hindi na naman po tayo ngayon, nagbabalik. Huling update natin dito, sa loob pa tayo gumagawa, pero ngayon, natapos na natin yung plastering dito sa labas. Pansinin ninyo mga bossing. Sa harap ng bahay, meron silang tatlong poste na tatlo ang kanto. Ito yung pinakaunang poste natin. Balito, titiktikan pa natin yan, hindi pa natin natatapos. Titiktikan muna natin, tapos ribukadahan natin. Pero meron na tayong dalawang poste rin dito na ready to design na. Ito, natiktikan na yan. Napahidan na natin ng rebukada. Tapos meron din tayo dito sa side. Okay, yan ang kailangan natin gawin ngayon. Mix ratio, 1:3 pa rin mga boss. Same pa din, laging tandaan nyo. Ibabad muna natin ng mga ilang minuto bago natin haluin para hindi kayo mahirapan. Bali gustong palagyan ng design ito mga boss. Para mag-match yung design dito sa poste. Palagyan din natin ito ng design para hindi maging boring tignan tong harap ng bahay. Ay, pag nailagay na ninyo yung tansin ninyo, nailagay na rin yung hulog ninyo, gagawin nyo na lang mga boss, susukatin ninyo yung sukat ng pagitan ng hulog mula sa tansi. Halimbawa ito, nasa 4 cm. 4 cm mga boss. Pag nakuha nyo na yung 4 cm dito, kahit ano man yun, na sukat nito, kung ano yung luwang nito, dapat pareho din dun sa taas. Dapat pareho rin doon mga boss sa taas. Kapag pareho na yung sukat nila, pag 4 cm na rin doon, ibig sabihin, nasa tuwid na yung tansi ninyo. Kasi itong hulog ay straight tuwid yan. Kaya kapag iting sinundan natin mula sa sukat, magiging tuwid na rin yung tansi natin. So ganoon lang ang mag-layout ng kapal sa palitada o kaya sa poste. Kapag magdi-design kayo mga boss, ganito kalapot ang kailangan nyo. Ganyan. Tapos kapag ganito kasi kalapot, madaling ihulma yung mga design na gusto nyo. Kaya kumpara dun sa masyadong basa, kaya naman mas tuyo pa dito. Mga boss, bali bumaba na tayo para i-adjust yung tungtungan natin. Pero nung umpisa na natin gawin yung decoston natin, pakita ko sa inyo sa malapitan. So yan. Yan ho. So, i-adjust lang natin yung tungtungan natin. Tapos, ipagpapatuloy natin yung sa baba. Yung nakikita ninyo, dun sa likod natin, yung dinidesignan natin, pansin ninyo, meron tayong hindi inalis na mga bakal. Kung matatanong ng mga boss natin kung bakit may bakal pa rin tayo dyan. Ano po yan? Dugtungan po yan ng para sa terrace. Para sa terrace yan. Kaya hindi natin inalis.
Ano muna tayo mga boss. Nakaisat ka lahating ano na tayo, mukha ng posting na gagawa natin. Ilan ang naubos ng ano, na simento nung umaga? Wala pang kalahati. Hanggang satan. Yung ginawa natin kanina, nung umaga, tapos itong hapon na, nakaisat kalahati na tayo na poste na nalagyan ng design. Bali, wala pa daw kalahati yung nagagamit natin semento. So, mga saktong kalahating semento lang, nakadalawang mukha na tayo ng poste kagad. So, hindi lang basta may design tong bahay, nakatipid pa. Mag-umpisa na tayo dito, tapusin na natin ito. Shout out kay Sir Zernan Garcia from Imus, Cavite. Salamat po sa panonood. Shout out kay Rams Solero. Shout out natin si Danilo Santos. Ingat ka din dyan, boss. Shout out kay Dark J. Shout out kay Pedro Gonzalez at sa kanyang family Gonzalez from Pasig. Shout out kay Mr. Discarte. Shout out kay Nino Lorenzo. Shout out natin si Nas Technician Life. Shout out kay Jonard Peble at sa Peble family. Shout out kay Chona Leonador. Salamat po sa panonood. Shout out kay Boboy Du from Bacolod City. Salamat po. Shout lang at walang out kay Eski Gupakal from Hulo Solo Mindanao. Shout out kay Justin De Guzman. Shout out kay Mark J. Gutierrez. Salamat din. Shout out kay Carl Adrian Olivero. Salamat din boss. Shout out kay Angelo Oreste. Shout out kay Dax Azarex from Season Pangasinan. Shout out kay Felix Delito from Davao.